Mga kanegosyo, for today's video, paano tayo makakahikayat o makakakuha ng maraming customer? Marami sa atin ay walang sapat na kaalaman at experience sa pagnenegosyo, kaya ang ending, bankrupt. Kaya panoorin mo ang video na to hanggang dulo at ituturo ko ang 5 paraan para dumami ang customer mo. Tips number 1, ang murang bilihin. Dahil alam naman natin ang mga tao ngayon ay walang gaanong pera kasi wala gaanong trabaho, at alam mo naman ang mga customer ngayon ay very practical na. Kahit malayo ka pa, alam ng mga tao kung saan ang mas murang bilihin, kaya pupunta at pupunta sila sa'yo kapag mura ang tinda mo. Alam mo naman ang mga tao na hinahanap nila kung saan sila makakatipid. Kasi nga, ang pera lang nila ay limited at wala naman tayong gaanong pondo para sa ating mga pagkain. Kaya ang mga tao ngayon, kahit malayo ang iyong tindahan at malayo ang lugar mo, basta makakatipid sila, pupunta at pupunta sila sa iyo. Bakit? Kasi nga, mura ang iyong bilihin, mura ang iyong tinda, mura ang patong, mababa ang patong mo sa mga paninda mo. Kaya sila na rin ang magiging daan mo o advertiser mo para dumami pa ang iyong mga customer. Kasi nga, once na mura ang tinda mo, at sila na rin ang magsasabi sa ibang mga tao na doon ka pumunta sa tindahan na to kasi nga mura ang paninda niya. Doon ka makakatipid at meron silang mga discount o meron silang mga papromo na binibigay. Kaya dyan nakakarami kayo ng mga customer. Diyan din kami nakakadami ng customer kahit na sa ibang kanto pa lang, dito na sa amin bumibili kasi nga medyo mura. At saka nag-wholesale din kami ng mga ibang paninda namin. Yun yung parang pinaka-way namin na makapang-akit sa kanila. Kasi may mura kaming mga tinda. Ganun lang ang ginawa namin, guys. Hindi naman lahat ay mahal sa amin. Kumbaga, meron din kaming mga mababang presyo. Kaya nakakatipid din sila dito sa tindahan namin. Katulad kunyari, nag-wholesale kami ng mantika, asukal, at mga itlog. Ngayon, pumupunta sila rito at namibili sila ng mga mantika, asukal, at saka itlog. At pag nakita na nila yung mga kailangan nila sa tindahan namin, nadadagdagan yung kanilang mga binibili. Himbis na yun lang yung target nila sa tindahan namin. Kaya dumadami ang aming mga customer kasi kilala na kami rito na nagbibenta kami ng mga asukal, mantika at itlog ng wholesale at mababa ang presyo namin noon. Yun yung isang parang naging diskarte namin na dumami ang aming mga customer. Imbis na yun lang ang bibilhin nila at nakita naman nila na meron din kami ng paninda ng iba, doon din kami nakakadami rin ng kita. Nandito na tayo sa tips number 2. Ang ating tips number 2 ay magbukas ng maaga. Bakit ba natin kailangan magbukas ng maaga? Kasi marami sa ating mga customer nagigising ng maaga dahil mayroon silang mga trabaho at mayroon silang mga dapat gawin muna sa kanilang pamilya, katulad ng pagluluto ng umagahan o papakainin muna ang kanilang mga anak o asawa para ready na sila sa araw-araw nilang gawain. Kaya ang iba naghahanap ng na bukas na tindahan para makabilis lang ng kanilang mga lulutuin. At isa na rin tong advantage sa atin para dumami rin ang ating mga customer. Kasi alam naman natin, kahit na nasa malayo ka at malayo yung customer mo, basta alam nilang bukas ang tindahan mo at makakabili sila, pupunta at pupunta sila sa'yo. At ito na rin yung isang way para kumita ka ng malaki. Kasi makakauna ka na sa mga kakumpetensya mong mga tindahan. Makakabenta ka na bago pa sila makakapagbukas ng kanilang mga tindahan. Kaya isa na rin ito sa aking way para kumita ng malaki. At sa pagsasara naman ng late, medyo alas 9 na rin kami nagsasara. Kasi ang hinahabol din namin yung kota ng aming tindahan at mapagselbihan pa din yung aming mga customer hanggang sa gabi. Ganun lang ang ginagawa namin. Ang ginagawa namin kasi, nagsasalit-salit din kami ni Mrs. para magbantay dito.
siya sa umaga at ako na rin sa gabi. Kasi alam naman natin na mas marami rin ang bumibili sa gabi, lalo na ang mga alak, sigarilyo. Yan kasi ang mga mabenta sa atin pag gabi na. At yan din ang isang way para kumita tayo ng malaki, kasi ang kita natin sa alak is mas malaki at sa sigarilyo. Kaya kung gusto nyo rin lumaki ang mga tindahan nyo at dumami ang customer nyo, habaan nyo yung pagbubukas ng inyong mga tindahan para lang para kumita kayo at mapagsilbihan nyo yung inyong mga customer at maging satisfied sila na itong si ano, bukas itong tindahan na to ay bukas pa hanggang ganito, doon tayo pumunta. Kasi makikilala ka na nila na nagbubukas ka ng maaga at nagsasara ka na ng late para mas mahaba yung store hour mo. Yun yung isang naging diskarte din namin kung bakit, paano namin napalaki itong mga itong tindahan namin. Isa pa lang pala ito, hindi mga. Isang itong tindahan namin. Kaya na kung makikita nyo guys, saglit lang namin din na napalaki ito. At sinabi ko nga doon sa isang video ko kung papaano rin namin naparami ito. Marami kaming naging daan kung paano namin naparami ito ngayong pagbabarter namin, tapos yung sa tubo namin sa sigarilyo, yun din yung isang way na napalaki namin yung aming tindahan. Tips number 3, dapat lahat ng pangangailangan ng customer mo o ano, lahat ng hanap ng customer mo ay nasa iyo na. Ano-ano ba yung mga kalimitang hinahanap ng mga customer? Nandito na yung mga kape natin, nandito na yung mga asukal, alak, sigarilyo, lahat ng pangangailangan nila, mga noodles. Kaya ang ginagawa ko guys, kapag hinanap ng customer at wala kami, binibili namin the next day. Kaya yun, dumadami ang paninda namin at nalalaman namin na wala kaming panindang ganun. Kaya ganun ang ginawa naming diskarte para malaman namin kung mayroong kaming mga sapat na tinda para sa aming mga customer. Kapag wala, sinasabi namin, bukas meron na kaming kwan, paninda na idadagdag. Yun nga yung item na yun. Kaya kalimitan sa aming mga paninda is nadadagdagan namin. Bakit ba kailangan lahat ng kailangan ng customer mo ay nasa isang tindahan na? Kasi nga, ayaw na nilang lumipat pa ng ibang tindahan para bilhin lang ang isang item. Kunyari, wala ka, piso lang ang makapagpapahamak sa'yo. Bumili sila sa'yo ng worth 500 pesos o 200 pesos na paninda mo. Isa na lang ang wala ka. Kunyari, bumili sila ng paminta pa, dahil sa wala kang maibigay na paminta, lumipat na sila sa kabilang tindahan mo. Tignan mo, sa isang item lang na wala ka, mawawala ang lahat ng paninda mo, ng tubo mo o kikitain mo. Kasi nga, ang gusto ng customer mo, makuha, mabili lahat sa tindahan mo ang kailangan nila. Kasi nga, ayaw na nilang lumipat pa sa iba. Kaya matatandaan nila ay si ganitong tindahan, wala siyang tinda na ganitong item. Doon na lang tayo muna sa kabila kasi kompleto doon. Marami siyang tinda. Makabibili natin lahat ng kailangan natin. Diba? Yan din ang isang gusto ng customer na lahat ng paninda, lahat ng bibili niya ay nasa tindahan mo na. Yun yung dapat na tandaan natin ang tips number 3. Na lahat ng kailangan ng customer natin ay mabibili na sa iyong tindahan. Paano malalaman? Katulad ng sinabi ko, tandaan mo kapag wala kang binili niya at wala ka ng item na yun, the next day, bilhin mo. Ayan guys, nandito na tayo sa ating tips number 4. Ano ba ang ating tips number 4? Kailangan mo maging friendly sa iyong mga customer. Bakit ba kailangan mo maging friendly sa iyong mga customer? Kasi pag friendly ka, mababaitan sila sa iyo at pupunta sila sa iyo upang mangutang. Upang mangutang guys, ayan. Hindi, ang dapat maging friendly ka at saka lagi kang naka-smile sa kanila. Kasi nga, sasabihin nila, si ganito, mabait. At doon tayo pupunta kasi nga hindi siya masungit. Kasi ang ibang mga tendero, minsan masungit, depende sa mood. Diba? Nasubukan din naman natin kasing naging masungit. Ako, nagiging masungit ako, pero iniisip ko kung paano ko makatch yung isang customer as na bilang isang store owner, gusto ko rin mapalaki yung aking tindahan o magkaroon ng maraming customer. Kaya
kinakatch ko kung ano yung kwan nila. Parang mood nila, makikipagbiroan ka sa kanila. Para lang pumunta sila sa iyong tindahan. Ayan, makabili sila nang hindi sila napapahiya o kung ano man yung iniisip nila na mabait ka o kung hindi naman yung isa moody ka na masungit. Yun nga ang isang tips natin guys para makuha mo yung loob ng customer mo at laging pupunta sa'yo. Meron nga kami rito guys na ano na isang customer, lagi siyang nagiinom dito sa amin. Kasi nga medyo nababaitan siya at saka pag pumupunta siya rito sa amin, parang ine-entertain namin siya ng mabuti. Kaya ganun na lamang siya laging bumabalik sa amin. At higit pa doon, nakakapagdala pa siya ng mga kaibigan para dito uminom o bumili ng mga paninda nila. Yun din yung naging isang reason natin kung bakit dumadami din yung paninda na nakakapaghikayat na dito na bumili. Kaya dumarami niya rin yung customer natin at nakikilala na rin yung tindahan natin. Kahit sa malayong lugar pa sila, doon pa sa kabilang kanto yun. Dito talaga nila gustong pumunta na bumili sa atin. Kasi nga, mabait tayo sa kanila at lagi siyang nagpapasalamat na ganun nga yung parang trato natin sa kanila. Kaya yun, isa yun yung isa sa mga way natin kung bakit dapat maging friendly tayo sa ating mga customer. Kasi babalik-balikan ka ng mga customer. Oras na binalik-balikan ka ng mga customer, sila pa rin yung magiging way mo na dumami pa ang iyong customer at dumami, lumaki ang iyong tubo. Ayan. Tips number 5. Ito na yung ating last tips guys. At saka ito yung pinaka dapat meron din tayo sa ating tindahan, ang ating papromo. Ayan. Tips number 5, yung papromo natin. Bakit dapat meron tayong papromo? Ayan guys, dapat meron nga meron tayong papromo. Ayan, katulad ng ganito. Ayan, katulad ditong kape natin na binili natin siya na dati nang may promo. Kaya pag bumili sila ng kape, mayroon silang kasamang coffee mate. Ayan. Ito yung isa sa mga ating papromo na pinoromo rin sa atin pero dahil sa meron tayong paganito, hindi natin siya tinanggal at isinama natin siya sa mga benta natin. Kaya dito rin sila medyo nakakatipid din sila na meron, pag bumili sila ng kape, meron silang coffee mate. Ayan. At ito pa guys, meron tayong Milo. Ito yung binibili nating Milo, yung promo na may twin, para pag bumili sila ng isa, ibibigay natin tong isang piraso na to, itong lehera na to. Ito yung isa sa mga papromo din natin. Katulad nga ito guys, ito nga yung ating Milo na kapag binili mo is 2 for 14 pesos, kaya ang benta natin dito sa isa is 7 pesos, pag binili nila 14 pesos. Kaya nga masasabi ko na mas mura tayo sa iba. Kasi ang isa, ang ibang tindahan, binibenta nila to ng 9 pesos. Ang isang piraso. Itong piraso lang na to. Pero kapag dalawa, is 18 pesos. Kaya nga sa atin ito ay 7 lang. Pag binili itong dalawa, is 14 pesos. Ano pa ba guys ang ginagawa nating mga papromo? Kunyari bumili siya ng kape, tapos may kaparis na asukal, nagma-minus 1 pa tayo sa kanila. Kunyari, ang presyo ng asukal natin ngayon is 15 pesos kasi nga nag-wholesale tayo ng asukal kaya medyo mura yung bentahan ko. Sa iba kasi 18 pesos ang asukal nila. Sa atin ngayon is 15 pesos lang plus kape kunyari na 20. De meron ka ng 35 pesos minus 1 pa. Ganun ang ginagawa kong papromo. Kaya dapat sa tindahan mo meron ka rin mga tinatawag nating pakulo na gustong-gusto nilang puntahan ng tindahan mo dahil nakakatipid sila. Yan guys ang ating mga tips para dumami ang ating customer at lumaki ang ating tubo. Ganun lang guys, samahan nyo lang ng konting pakulo para dumami ang inyong mga customer. At kung may natutunan ka sa aking video na to, please mag-subscribe ka naman sa aking channel para dumami pang ating mga subscribers at dumami rin ang ating viewers guys. Para marami rin tayong matulungan at gumawa pa tayo ng maraming tips about sa ating sari-sari store. Salamat sa panunood at yan nga, gawin mo lang itong 5 paraan na to para dumami rin ng iyong customer at mapalaki mo ang iyong tindahan.
Salamat sa panonood, guys. Hanggang sa muli.